What's up guys, my name is Zik Daniel aka ZD Music to all my social media accounts. I'm a musician, recording artist, and vocal coach or music coach. For today's vlog, sasagutin ko na yung mga tanong nyo sa comment section about singing. Sa mga nagtanong dyan, sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Dumadami na tayo at pasensya na kayo, medyo na-delay lang ang ating pag-upload ulit dahil medyo sobrang busy ngayon dahil sa pagtuturo through online ng voice lesson. At kung gusto mong matuto, mag-inquire ka lang dyan. Lalagay ko yung link sa description box para makapag-message ka kung gusto mong magpaturo. Bago nga pala ang lahat, huwag mong kalimutang mag-like muna at mag-subscribe. Mag-share din ang ating video para sa mga friends mong mahilig din kumanta. Unang question ito, ano nga ba daw kantahin yung Shisgan? So sabi dito ni, shoutout na rin natin sila ha, sabi dito ni Yobe TV. Yan, sir, bakit nila naaabot yung kanta na She's Gone pero napakahirap maabot? Thank you po, yan sabi niya. So bago ang lahat, intro muna tayo. So bago ko sagutin yon, Yobe TV, marami kasing bagay pagdating sa pagkanta. So first of all, hindi tayo pare-parehas ng singing technique or hindi tayo pare-parehas ng pagkanta, ng boses. First of all, hindi tayo pare-parehas ng boses. Merong pag kumakanta is pang-listening lang siya. So like yung mga sikat na artist na like Moira, like City Navarro, mga Bossa Nova, mga love song, may mga mabababa lang talaga ang range ng boses. Yun yung mga tinatawag natin ng mga singer na hindi sila biritero at biritera. Pero magaganda ang kanilang vocal register. So napakaganda ng mga boses nila, ang lalamig, di ba? Meron ding mga singer na napakatataas ng boses. Meron naman ding mga singer na mga katamtaman lang ang boses. So sabi mo dito sa tanong mo, which is paano nga ba, bakit sila naabot nila yung kanta na She's Gone pero napakahirap maabot. So yung range kasi, ibig sabihin ng range, yun yung kung hanggang saan ang kaya ng taas ng boses mo. Pero ang range, napapractice yan. Kung gusto mong tumaas ang boses mo, meron akong video na ginawa dyan. Short video lang naman yon, kasi hindi ko natuturo lahat dito sa YouTube video yung mga technique, yung mga sikreto, dahil napakaikli lang. Hindi naman ako pwedeng mag-upload dito ng 1 hour dahil baka maboring na kayong panoorin yan. So dun ko tinuturo at binubuhos lahat sa online voice lesson sa mga nakakapag-avail. Iiwan ko dyan yung link ng Facebook page para makapag-inquire kayo sa mga gustong matuto. Kahit overseas ka ako, kahit na nasa abroad ka, pwedeng pwede dahil online. Kasi new normal tayo, wala muna tayong face-to-face. So ngayon, about dito sa tanong mo, paano nila naaabot yun? Kasi mataas na yung vocal range nila. At sanay na silang kantahin yung kanta na yun. Like for example, ang ginagamit nila doon na technique, which is chest voice and head voice. So pinagsasama natin tong chest voice at head voice para mataas yung ang mahihit mo na boses doon sa pinakamataas na note na yun. So lady! So paano mo yan mapapalakas? Dahil hindi ako pwedeng sumigaw ngayon dahil time check tayo, 2:15 pa lang ng umaga dito. So medyo hindi ako pwedeng mag-ingay dahil medyo madaling araw na. So ginagamit nilang vocal technique doon, which is chest and head voice. So kapag kasi head voice lang, like ito, lady, won't you sign me? Mahina yung lalabas na boses mo, manipis. So pag sinamahan mo siya ng chest at sinamahan mo ng belting technique, pag sinamahan mo ng biret, kung paano mo gagawin yon, meron ako mga video tutorial dyan. I-check nyo na lang lahat para makadagdag din sa inyong kaalaman sa mga gustong matutong kumanta. So, pag sinamahan mo ng chest, mas mataas yung makukuha mong boses at mas malakas at powerful. So, yun yung technique na ginamit nila doon. Bakit sila nagagawa nila, tapos bakit yung iba hirap na hirap?
For example din, ito lang din ang isang example. Tayo, umiidad. Unang-una sa mga dati, ako, for example ako, kumakanta ako noong 18 years old na ako, bata pa lang ako, kumakanta na ako. So until now, gabi-gabi akong kumakanta. So pwedeng magasgas talaga ang boses mo dahil sa sobrang pagod, sa sobrang pag-grind mo. So kahit nga ngayon nagva-vlog ako, puyat. So 'di ba? So early grind tayo ngayon. So yung boses mo kailangan talagang i-maintain mo na lagi kang mag-training at mag-practice, mag-warm up at aralin yung song. So kailangan mong mag-practice at mag-training ng mag-training. Hindi porke professional singer ka na, hindi ka na magte-training or magpa-practice. Lahat yung mga professional singer na nagpa-practice yan. Yan. Para sa question ni Yobi TV, yun, meron mga singer na talagang matataas. Kahit nag-yosi pa yan sila, mataas talaga yung range nila. So magaling silang gumamit ng vocal placement and technique. Nasa vocal placement and technique yan. So yun, and explain ko lang sa'yo kung ano yung gamit nila doon sa Shisgan, which is chest and head voice yun. Kailangan mong pataasin talaga yan. Kailangan mo siyang practicein kung gusto mo siyang makuha. Wala namang imposibleng hindi nakukuha basta inaaral at nagpa-practice. Pero kung tamad ang isang singer mag-practice, gustong maging singer pero tinatamad siya, useless. Hindi mo makukuha yung shisga na yan kahit anong gawin mo. Hindi mo pwedeng isigaw lang ng isigaw kasi may tamang technique yan. So hindi ko na may specific ituro dito dahil ang gusto ko lang naman sa vlog na to ay sagutin lahat ng mga question nyo dito sa ating comment box. So ngayon, meron pa ditong nagtanong. Yan, shout out din kay Jokar Veroya. Boss, yung parang pagmataas na ang notes, parang pipigain mo ang tiyan mo, di ba? Tama po ba? So, yung sinasabi ko dun sa isang video na kinomentan mo, yung pag-hit ng high note, kailangan mong suportahan ng diaphragm. Kasi kung walang diaphragm, kailangan mong suportahan ng hangin. Kung walang diaphragm, hindi mo mahihit ng powerful yung gusto mong mahit na note, na tono. So, si head voice at si chest voice, kailangan mo pa rin suportahan ng hangin, which is diaphragm. So, ngayon, sana nasagot ko yung question nyo. And si Pogi Gulem, yan. Paano po ba palakasin ang boses? At saka, di ko po kasi alam kung anong timbre type ako. So yun, pagdating doon sa pagpapalakas ng boses, shout out din sa'yo, Pogi Gulem. Yan, pagdating sa pagpapalakas ng boses, nakakatulong yung training pagdating sa nasa tubig ka. Hanggang dito yung tubig. So kumanta ka doon, mag-warm up ka doon, nakakatulong yun. Kasi si vocal muscle natin ay kailangan palakasin natin yung muscle. Kagaya nga nung question kanina na about Shisgan. So, gusto niyang mapataas yung range niya, di ba? Gusto niya mapataas yung vocal range niya, pero hindi niya alam kung paano niya kukunin yon. Yung iba nagagawa naman. Kasi yung mga vocal range nila, yung muscle ng vocal nila, vocal cord, which is strong na, malakas na, sanay na, batak na, batak na. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng paghirap sa pag-hit ng matataas na note, kailangan mo talaga mag-practice, mag-warm up, at mag-aral kumanta. Yun ang pinaka-importante. So dun sa question ngayon, paano daw palakasin ng boses, makakatulong yun nandun ka nagtitraining sa tubig. Yung iba pa nga nilulunod sa ano, nilulunod sa drum. Pero ano yun ha, effective yun. Weird pakinggan pero effective yun. Pero dun ka magpa-practice kumanta para mas maging powerful yung boses mo. Then, at saka di ko po alam kung anong timbre ng type ng boses ko. Depende naman sa timbre ng type ng boses yan. Kung ikaw ay bass, kung ikaw ay tenor, or alto, or soprano. Pero probably, merong mga lalaki na kayang kumanta ng soprano kasi kaya nila magboses ng babae. Dahil yung vocal register nila, which is maliit, parang tunog pang babae, meron namang mga iba na low notes yung boses nila, bass sila.
So, depende yan dun sa ano, sa octave ng kung nakakakita kayo ng piano. So, yung pinaka-low dun, hanggang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, kung yun ay naaabot mo, yung first layer ng low part na yon, which is bass ka. Pero pag naabot mo yung the second